Nagmistulang David at Goliath ang duelo sa eleksyon sa pagitan ni Vico Soto at Bobby Eusebio noong nakaraang taon sa posisyon ng pagkaalkalde. Ang mga Eusebio kasi ang nanilbihan at namuno sa Pasig City for 27 long years. Ito ay nagsimula noong taong 1992 nang unang mahalal ang kanilang pinakatatay na si Vicente Eusebio at simula noon ay tuloy-tuloy na ang pag-arangkada ng mga Eusebio sa larangan ng politika. Habang ang pamilya naman ni Vico Soto ay duwending maituturing sa larangan ng politika kumpara sa higanting pangalan ng kanyang kalaban. May tunay na pangalan na Victor Maria Regis Nubla Soto o kilala sa tawag na Vico Soto ang nagwakas ng 27 years na dynasty sa Pasig City. Ay tinatawag din ngayong Prince of Pasig o Prinsipe ng Pasig dahil na rin sa siya ay bata, charismatic, makamasa, artistahin na animoy tagapagmana ng isang hari o namumuno. Siya ay pinanganak noong June 17, 1989. Pangako niya na hinding-hindi siya tatanggap ng anumang suhol at magiging mas transparent sa kanyang pinagsisilbihan. Siya ay tinigurian ngayong millennial mayor ng Pasig City na sikat ngayon dahil sa siya ang pinakabatang chief executive ng Metro Manila, bata man, ay maituturing na pinakamasipag at may magandang ehemplo sa mga kabataan at sa sambayan ng Pilipino. Mga humahadlang sa mga mabubuting pagbabago, mabubuting reforma na gusto natin ipatupad sa Pasig City. Magdalawang isip na po kayo dahil alam nyo, yung kinakalaban nyo po, hindi lang po basta ako. Yung mga magagandang reforma natin, bakit po marami tayong regularize ngayon? Bakit po maraming napopromote na hindi dumadaan sa sistema ng palakasan dahil po yan sa mga reformang pinapakilala natin? Bakit po yung sahod ng mga empleyado natin, lalo na sa mga JO lalo na sa mga job order natin, bakit po mas mabilis na ngayon kaysa sa dati? Dahil po yan sa mga reform at pagbabagong pinapakilala natin. Bakit malaki po ang natitipid ng pamahalaan doon sa procurement natin o sa bidding, natitipid ng pamahalaan, binabalik natin sa general fund, gagamitin natin sa pagpapatupad ng kalusugan pangkalahatan o universal healthcare. Dahil din po yan sa mga reform at pagbabagong pinapakilala natin. Karamihan po sa inyo nagko-cooperate, karamihan po sa inyo ginagawa ang trabaho, sumusunod sa instruction, nagbibigay pa po ng magandang input para sa mga pagbabago na pinapakilala natin. Pero ang kinakausap ko lang po ngayon, yung iilan lang naman, baka akala ninyo wala po akong alam sa mga nangyayaring negosasyon at yung iba po ginagamit pa ang pangalan ko. Yung mga kumakausap pa rin ng contractor para makatanggap ng advance. Yung mga ayaw sumunod. Ilang beses na tayo nag-budget orientation. Good luck na lang po sa mga kaso nga harapin ninyo. Ako po, realistic na tao. Sabi ko nga po, yung mga idealismo natin nakabatay sa realidad. Sa isang daang nakikita kong mali at kailangan baguhin, alam ko po na hindi ko po mababago ang lahat ng yun sa 3 taon. Pero mag-ingat po tayo. Dahil kung kayo po yung nakita ko na malakas ang ebidensya natin na hindi po sumusunod sa mabubuting pagbabago at gumagawa pa rin ng mga illegal at kalokohan. Kung kayo po yung isa o dalawa na nakikita ko na kailangan baguhin ngayon na, good luck na lang po sa inyo. Tuloy po ang laban natin kontra sa korupsyon. Tuloy po ang laban natin para sa mabubuting pagbabago sa ating lungsod. Huling paalala na lang po, dito po sa mga sinasabi natin, iilan lang naman, na ayaw pa rin po talaga sumunod, ayaw pa rin na makiisa sa mabuting pagbabago na ginagawa natin. Paalala lang po sa inyo, baka hindi nyo po nare-realize na kapag nilalabanan ninyo yung mga pagbabagong pinapatupad natin, ang kinakalaban ninyo ay hindi po ako. Ang kinakalaban ninyo ay isang buong henerasyon ng mga Pilipino, isang buong henerasyon ng mga Pasigueño na ayaw na po sa korupsyon. Isang buong henerasyon ng mga Pasigueño na galit na po sa katiwalian. Isang buong henerasyon ng mga Pilipino at Pasigueño na gusto na po ng mabuting paggugobyerno sa ating lungsod.
Sa inyong pong lahat na sumusuporta at tumutulong sa mga pagbabago at reforma natin sa Pasig City, maraming salamat po sa inyo. Tuloy po tayong lalaban. God bless po sa ating lahat. Good morning po. Isa siya sa mga naglalayong putulin ang korupsyon. Bago maging mayor, siya ay naging miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng Pasig noong 2016. Nang isang termino kung saan natapos din ito nang siya'y manalo bilang alkalde at naluklok sa tungkulin noong June 30, 2019. Nagresulta ito sa mas mataas na kompetisyon habang pinababaan ang mga presyo. Dati, halos lahat ng nananalong bids ay nasa 1% lamang na ayon sa mga auditor ay may tuturing na red flag. Ngayon nga ay sisikapin natin kilalanin kung sino nga ba ang batang Vico Sotto. Bata pa lang daw ang mayor-elect ng Pasig na si Vico Sotto ay nakitaan na siya ng interes sa paglilingkod sa gobyerno. Kilalanin pa natin na ang tinaguri ang millennial mayor sa report na ito. Sa isang article ng panayam ni Carla Bianca Ravanes na may title na Getting to Know Vico Sotto, published March 12, 2016, si Vico ay naninigas pag kinakausap ng ibang tao. Ngunit habang siya'y lumalaki ay namulat sa katotohanan ng mundong kanyang ginagalawan ay mas pinili niyang hindi masilaw sa ilaw ng cameras. Pinili niyang magkaroon ng low profile at mag-focus sa kung saan siya sobrang passionate, ang government. Ever since I was a kid, government service na yung interest ko. I recall being extremely interested in the impeachment trial in 2001 to the point that my friends teased me about it. Ang mga nasambit ni Vico kay Carla during the interview. Ang kanyang interest sa governance ay nagpatuloy nga at siya ay kumuha ng kursong political science degree sa Ateneo de Manila University. Sa kabilang banda naman, sa interview na ginawa ng ANCX, bagaman nakakatawa ngunit sinabi niya na gusto niyang magtrabaho sa gobyerno noong siya'y 10 taong gulang pa lamang. Naging posible ito sapagkat nandyan ang kanyang kuya, half-brother na si L.A. Mumar, isang development study student sa Ateneo de Manila University. Sa edad ng 26 noon, mas lalo naging uhaw sa pagbabago ang bunso ni Miss Connie Reyes. At sa kagustuhang maging public servant na hindi makikita ng publiko, ay nagtrabaho siya behind the scenes bilang legislative staff officer sa Quezon City Council kung saan naglingkod siya ng halos 2 taon. At ang experience niya dito ang nagbago ng kanyang pananaw upang pumasok sa politika. Doon niya din napagtanto kung ano ang makakayang accomplish or accomplish ng isang elective official. My heart of service. Ganito kung ilarawan ni Miss Constancia Angeline Reyes Nubla, o mas kilala natin sa tawag na Connie Reyes, ang ina ng millennial mayor ngayon. Si Miss Connie Reyes, na isa sa mga renowned Filipina actresses, ay isa ding lingkod, mananampalataya at anak ng Panginoon simula October 29, 1990 kung saan ay isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Sa church naman, kwento pa ng mama na para sa isang 4 o 5 taong gulang ay ayaw niyang pumunta sa Children's Sunday School kasi mas gusto niyang manatili kung nasaan ang kanyang ina. At para tumahimik ay bibigyan lamang siya ng scribble. Naalala pa niya yung inaakala niyang hindi nakikinig sa church pero laking gulat na lamang niya nang pag tinatanong mo ay nakikinig pala. Dagdag pa ni Connie, si Vico ay hindi humihingi ng kung ano-ano. Napakasimple ng kanyang mga needs. Kung kaya, pag siya ay humihingi ay nagmamadali ang mama sa pagtugon sa hiling ng kanyang anak. Sa mga naniniwala sa Panginoon ay padala si Vico mula sa itaas. Kwento pa kasi ni Miss Connie, habang siya ay minsang nasa down moments ng kanyang buhay ay nanalangin siya sa Lord at pinaalala sa kanyang verse na Isaiah chapter 54 verse 13 na sinasabi, "All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children." At doon, nag-umpisa ang confidence niya na kayang-kaya niyang palakihin ang batang Vico hanggang sa ito ay naging example na nga at naglilingkod na ngayon sa mamamayang Pilipino.
Bagaman napaka-imposible na sa murang edad na 10 taong gulang, ay nangarap na siyang maging isang public servant. Ngayon ay sisikapin nating isa-isahin ang mga accomplishments ng going to 31 years old na batang alkalde ng Pasig City. Bago mag-lockdown ay nag-organize na siya na ang 45 public schools sa Pasig City ay magkaroon ng disinfection activity na ginagawa araw-araw. 500 na disinfecting kits ay pinamahagi sa 30 barangay sa kanilang syudad. Nagtalaga ng mga disinfection drones upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus. Ang batang mayor din ay nag-launched ng tinatawag na mobile palengke. Sa halip na pumunta sa mga palengke ang mga Pasigenyos para bumili, ang mobile palengke naman ay isang roving cargo truck na naglalako ng bigas, gulay at karne bawat umaga. Habang nakaban lahat ng public transportation ay nag-provide ng earth-friendly shuttle ang butihing mayor para sa mga frontliners na kailangan pumasok sa gitna ng pandemic. Sabi pa ng alkalde, kapag hindi po nating piniyagan yung mga tricycle, mas maraming mamamatay. Bagaman umani ng sari-saring reactions mula sa publiko, kasama nga rito ang pagsusumon sa kanya ng National Bureau Investigation or NBI noong April na nagkaroon siya ng violation sa Republic Act 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act, ngunit nangibabaw pa din ang serbisyo para sa mamayang Pilipino. Maliban sa seryoso sa public service, alam mo din ba na ang ating millennial mayor ay sobrang mahilig sa mga bata? Ito at ating panoorin ang mga larawan na karga-karga niya ang mga chikiting habang siya o noong siya ay nangangampanya pa lamang. At dyan po nagtatapos ang ating video presentation na ito. Muli po, para sa mga kaalaman at mga informasyon na kagaya nito ay mag-subscribe lamang po sa Alam Mo Din Ba channel. Muli po, ito po ngayon Kuya Den at nagsasabing ang buhay na mas lalo nagiging masaya at mas lalo nagiging puno ng pag-asa pag si Lord ang ating kasama. Once again, thank you so much and God bless us all.